Hello mga kasuka at mga ka-team support. Tara, samahan niyo po ako para magluto ng adobong sitaw, adobong isaw. Yan. Tara, samahan niyo po ako. Start na po tayo. Ito po ay meron po tayong igikisa. Buksan po natin ang ating kalan. Para po ay magluto ng isaw po ng baboy yun. Pinakuluan ko na po yun bago natin igisa. Kailangan po pinapakuluan muna yun para mawala po yung amoy ng isaw. Minsan po kasi pag di po natin pinakuluan, pumapait po yung isaw. Kasi sari-sari po yun laman loob po ng baboy. Yan, lagyan po natin ang kunting mantika. Kunti lang po para hindi po ano. Kasi lumalabas din po ang mantika ng isaw. Kaya kailangan po kunti lang na mantika. Huwag marami po. Lalabas na po yung mantika ng isaw. Lumulutan na po yun sa mantika. Na kailangan, pag nagisa po tayo, ay kunti lang yung mantika. Sa ano lang po yun, sa isaw. Ito po, meron po ako ng bawang. Tsaka luya. Lagyan po natin ng luya. Para po ay pampatanggal din ng lansa. Yan. Mainit na po yung mantika. Lagay po natin yung bawang. Siyempre yung bawang. Sinangay. Nandito po tayo sa likod ng bahay. Dalawa po kusina ko. Pero hindi naman po magaganda. Bakit po kusina ko? Mahirap lang po si Manay. Kaya ang kusina po ni Manay ay pang mahirap lang. Lagyan po natin ang sibuyas. Kahit po mahal ang sibuyas, kailangan po. Marami po sibuyas at bawang ang pangisa sa isaw. Lagay na po natin yung luya. Papatanggal din po ng lang. Ito po nag-isip po si Manay. Pag-isaw lang po yun. Ito po yung isaw. Pinakuluan ko po yan. Para po ay hindi po maging mapait ang adobo natin. Adobo yung isaw. Binirik ko po yan sa palengke. Ganyan na. Hiwa-hiwa na po. Kaya hindi na po gawin sa oras. Nalagay ko na po pala yung isaw pagkagisa ng tangkap. Pag nilalaga po natin ang isaw, pag ginisa po natin ay humaham ang bango po ng isaw. Pag dinirekta po lang natin na igisa,
Napait po. Wala tayong nagluto na papaitan. Nag-isa na po natin ang ating isaw. Hayaan muna natin po may golden brown yan para umabas na po yung mantika niya. Magmamantika po ito habang tumatagal. Antakpan muna natin para maluto po, kumantay po ang kanyang pagkakaluto. Antakpan muna natin. Balikan po natin mga 10 minutes para haluin ulit. Yan, buksan po natin. Tingnan po natin kung okay na po yung niluluto natin. Yan. Haluin po natin. Lagyan po natin ang toyo. Yan ang brand ng toyo ko. Toyo ko. Ako na po pinakita. Nakita niyo po, yan po ang brand ko. Lagyan po natin na ng toyo, lagyan po natin ng oyster sauce para masarap. Kunti lang po yan. Ang pasarap din. Lagyan po natin ng pamintang pino. Marami po akong maglagay ng paminta. Ayoko po ng kapiranggo. Pag naglalagay po ako ng paminta, ay marami. Para may kunting anghang. Pero lalagyan ko pa po yan ng siling labuyo. Sarap po yan. Lagyan po natin ng dahon ng paminta. Laurel po to, laurel. Para po ay pampabango lalo ang ating isaw. And okay na po yan. Saka po natin haluin ang ating isaw. Ganda maghalo ni Manay na.
10 minuto pa po ay luto na po ang ating isaw. Lagyan po natin ng kunting supa. Paano po natin malalaman ang adobo? Paano natin malalaman ang adobo kung walang supa? Ayan. Lagyan po natin. Pag naglalagay po ako ng suka, hindi ko po hinahalo para po ay hindi mahilaw yung suka. Yun po ang sekreto ng pag-aadobo. Kailangan po, pag nilagay niyo po ng suka, sa akin lang po yun ah, hindi po hinahalo para hindi po mahilaw yung lasa ng suka. Masarap po ang adobo pag luto po yung suka. Alam ko po, baka sabihin niyo po ay maluluto naman yan at lasa apoy. Iba po yung ano eh, yung suka na pag nilagay mo sa adobo, haluin mo agad, iba po yung lasa. Pero pag nilagay po yung suka na wag nyo munang haluin, then subukan niyo po magkaiba ang lasa. Antakpan po natin para ay umantay. Tsaka maiwasan po natin na hindi Halloween. Baka makalimutan yung manay Halloween. Hindi po sasarap ang adobo pag hinalo agad. Pag nilagyan po ng supa. Yun po ang sekreto ng pag-aadobo. Para sa akin lang, ewan ko po sa inyo kung hinahalo nyo agad. At buksan po natin uli at lagyan po natin ng kunting tubig. Mga 2 baso lang po. Pagkatapos po niyan ay patutuyuin natin para masarap po ang ating adobo. Saka po natin buksan. Yan, hindi pa po hinalo yan ni Manaya. Kasi hindi pa po kumawa. Tapos naglagyan mo na ng tubig yung sarawa. Lagyan mo na ng tubig yung sarawa. Buksan po natin para tingnan po natin kung okay na po yung adobo natin. Adobo po natin masarap. Saan po kaya ito masarap? Kainin. Papakain. Hinalo na po ni Manay kasi kumulo na rin po. Kaya, kasi luto na rin po yung supa nyo. Kaya, haluin na po natin. Hintayin na lang po natin yan, matuyo ang sabaw niya. Saka po natin na. Tikman nga natin kung okay yung pagkaalat niya. Okay. Saktong-sakto po yung alak. Lagyan po natin ng seasoning. Yan ako. Kung gusto niya.
natin ang seasoning. Hindi po mawawala kay Manay din. Sana na po si Manay lang may seasoning ang kanyang niluluto. Depende po sa niluluto. Mga ulam lang. Nauna na po ako para kung yun ah. Ano na pag si kakuya. Piloso po. May kakalugan. Nauna na po si Manay. Kalog kaya ako sa iyo pa kuya. Kaya alam mo lang. Sarap na po. Ang bango. Nawala po yung lansa ng isaw. Pagsangkap lang po yung ricado. May luya, may dahon ng paminta, yung laurel. Yun. Sama-sama na po sila. Lagyan po natin ng labuyo. Hindi po nawawala kay Manay ang sili. Lagi pong may sili yan si Manay. Para masarap po ang ating adobo. Adobong isaw. Tikpan po natin kung okay na. Sarap. Tapos na po ang ating pagluluto. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakisubscribe na rin po Manay Recipe at pakipindot na rin po ang bell button para lagi po kayo updated sa mga video ni Manay. Bye bye! God bless po! Ingat po kayo lagi. Mahal po kayo ni Manay. Bye!